Clean up quick. Keep your home and yard clean. Dust and wipe in all your things, throw your trash in garbage cans. And love you will surely win. Number one, what is the celebration for the week? A. Clean up week. B. Cleaning week. C. Parents week. A. Clean up week. Number two, where should we keep clean? A. Our neighbor's things. B. Our home and yard. C. Our garbage cans. B. Our home and yard. Number three, what should we do with our trash? A. Put them in garbage cans. B. Throw them on the streets. C. Throw them into canals. A. Put them in garbage cans. Number four, what should we do every day? A. Clean all around. B. Play all around. C. Have fun all around. A. Clean all around. Number five, what do we win if we are clean? A. Neighbors. B. Fries. C. Love. B. Fries. Tama sila. Araw-araw na lang sinasabi ni Ma'am, magbasa, magsulat, makinig. Nakakasawa na. Pagdating sa bahay, sasabihin naman ni ng nanay ko, Raymar, walang maglalaro, magbasa ka at gumawa ng assignment mo. Wala naman ako magawa kundi sumunod. Kunwari nagbasa, nagbabasa ako pero ang totoo ay binibilang ko lang ang mga salita sa kwento. Ganun palagi ang aking ginagawa hanggang sa magsawa ang nanay ko. Bukod pa doon ay madalas siyang ipinapatawag ng guro ko sapagkat madalas akong lumiban sa klase o kaya naman ay mag-cutting classes hanggang sa tuluyan na akong huminto sa pag-aaral. Sumasama ako sa aking barkada o kung saan-saan noon kaya ko nang magtrabaho, sumasama akong magtabas upang kumita. Natuto rin ako magtapas ng milk at kung anong-ano pa gawain para lang may panggastos ako. Ang hirap pala talaga ng ganitong gawain. Maaalala ko tuloy ang sabi ng nanay ko noon, anak, kahit nang naglalabada lang ako at si tatay mo ay karpintero, pipilitin namin na pag-aralin ka. Sana naman ay magsikap ka para hindi masayang ang paghihirap namin. Isa pa, pa rin din sa magandang kinabukasan mo iyan. Ang sabi ni Ma'am noon, mag-aral kayong mabuti sapagkat iyan ay isang yaman na kailangan at hindi mauubos kailan ang pagdadala sa inyo sa maging hawang buhay. Ngunit ano pa ang magagawa ko ngayon? Ito, wala nang pagkakataon pa upang mag-aral. Aral, tama sila, si nanay at si mom. Number one, ano ang sabi ni mom? A. Magbasa. B. Maglabas. C. Magluto. A. Magbasa. Number two, ano ang sabi ni nanay? A. Maglaro. B. Gumawa ng assignment. C. Mag-delete. B. Gumawa ng assignment. Number 3. Sumunod ba si Raymond sa nanay? A. Hindi po. B. Opo. C. Maari. A. Hindi po. Number 4.
Ano ang nangyari sa kanya ay nakatapos, B, hindi nakatapos, C, nawala, B, hindi nakatapos. Number 5, sino ang tama? A, si Raymar, B, si Mom at Nanay, C, si Ate, Sambo kayo. B, si Mom at Norway.